4:30 AM pa lang gumising at naghanda na ako. Huli na nang makabili ako ng ticket kung kailang wala nang ibang mabili kundi general admission na lang. Gusto ko sana talagang maging parte ng kasaysayang ito sa muling pagbalik ng Pilipinas sa pag-host ng FIBA matapos ang ilang dekada. Hindi rin natin alam kung kailan ulit ito mangyayari. Maaaring pagkatapos ng 40, 50 o 60 years pa. Sayang naman ang pagkakataon. Nandito na kami sa Mega Mall at mayroong mga media bukod sa tinitignan nila ang sitwasyon dito, ini-interview nila ang mga sasakay sa shuttle at manonood ng FIBA opening sa may Bukawi, Bulacan. Ayan yung mga bus na sasakyan natin. Nandito pa rin kami, ilang saglit lang ay aalis na tayo. Mas magandang bumiyahe na lang dahil hindi ka basta-basta makakapasok sa Philippine Arena kung wala kang sticker na for FIBA. At itong mga bus na ito ang magbabalik din sa atin papunta rito sa Mega Mall mamaya. So finally, pasakay na kami ng bus. Parang eksakto lang yung dami namin para sa isang bus lang talaga. By the way, itong bus na ito ay libre lang para sa mga pupuntang FIBA opening na may ticket na. So ayun mga Noy Peeps, nakasakay na tayo. 11 AM eksakto, aalis na itong bus na ito. Dito tayo manggagaling sa Mega Mall. Tignan natin kung anong oras tayo makakarating sa Bukawi. Sana hindi matraffic. Malaking challenges ng ating pag-host sa FIBA World Cup ang matinding traffic. Kaya naman matinding adjustment ang ginawa ng ating pamahalaan at SBP upang kahit paano mabawasan ang problema sa trapiko. Eksaktong 11 AM tayo guys umalis ng Mega Mall. Himala, sakto lang ang takbo natin. Hindi naman traffic, maluwag ang kalsada, nakakapanibago nga. Sa pagkakaalam ko tuwing laban lang ni Pacquiao nangyayari ito. Sobrang luwag din ang pagpasok ng NLEX. Walang ka-traffic-traffic. Ilang minuto lang, nasa parte na kami ng Maykawayan. At ayun na nga, almost isang oras lang namin biniyahe papunta rito sa siyudad ni Victoria, sa Philippine Arena na. Ramdam ko ang excitement. Natanaw ko na rin ang Philippine Stadium at ang napakagandang Philippine Arena. Pinakamalaking arena na may bubong sa buong mundo. Nakakamiss din nga, halos ilang buwan na rin ang nagdaan mula nang magkampiyon ng Ginebra laban sa Bay Area. At ito tayo ngayon nagbabalik. Heto na at papasok na tayo sa area ng Philippine Arena. Marami na ang mga nakapila, mga kababayan natin na gusto maging parte ng history. Alam nyo ba mga Noy Peeps na pag lumagpas tayo sa 22K, tayo na ang may hawak sa pinakamaraming nanood sa venue ng FIBA. Eto na, ramdam na natin ang suporta ng mga Pilipino na nandito at manonood. All set na rin ang mga medics, mga kapulisan. Ayun, may K9 pa nga. Lahat talagang handang-handa na, pati ang mga media. Nandito na tayo sa parking. Dito tumitigil yung mga shuttle guys pagka may mga event or may mga shuttle na papuntang Philippine Arena, dito sila tumitigil. Pababa na tayo, so hanap muna tayo ng makakainan. Kasi sigurado nakakapagod tumayo sa pila at kailangan natin makauna dahil nga general admission lang yung dala natin. Free seating siya. Ayan guys, dito pala nakapark yung mga media, lalo na yung TV5 yan. Alam nyo ba guys, iba't ibang media sa mundo ang nandito ngayon para i-cover itong FIBA World Cup. Ayun yung mga SWAT oh. Full force sila, nandito rin si kasi si BBM, nandito rin yung ibang mga matataas na pinuno ng bansa natin. Kaya talaga nga full force nandyan yung mga... Dito naman sa area na to, makikita nyo yung mga kainan. Iba't ibang food nandito. Pag nagutom kayo. Sa side na naman na yun, ayun yung Philippine Arena. Grabe, mananawa kayo kapipili sa sobrang daming pagpipilian dito. So ayun, okay na tayo, sisig na lang. Solve na, alam nyo ba yung pagkain dito sulit. Yung 120 mo, dami ng ulam.
Talagang mabubusog ka yung mga foods dito sa Philippine Arena, hindi talaga pocho-pocho. Talagang mabubusog ka. Hindi ka gaya sa Maynila, hanap muna ako ng CR para sure mahirap na maagawan ng bangko. Ang haba na ng pila, magkabilaan ng crown. Iba't ibang pamilya o grupo narito para manood. Of course, mag-iingat sa mga dalang gamit. Bawal magdala ng pabango, kukunin yan sa checking. Siyempre, hindi ko nakalimutan mag-picture para sa memories. 2 PM, magpapapasok na kaya kanya-kanyang pwesto na sa pila. At eto na, gumagalaw na nga ang pila. Medyo nagkakasingitan, nakakaya binilisan ko na rin ang paglalakad, mahirap na. General admission ang hawak natin ticket. So kailangan unuhan to sa mauupuhan. So ayun, nandito na tayo sa check-in, guys. Make sure na wala kayong dalang food, kahit na anong liquid. Bawal dito yan, itatapon nyo yan, sayang lang. At finally, nakapasok na nga tayo, no, dito sa check-in. Kinailangan ko magmadali. Iba't ibang mga booth ang mayroon dun sa loob, sa mga free drinks, mga free foods. Nagbibigay sila dito sa loob. Talaga napaka-generous na FIBA ngayon dito sa Pilipinas. Yun o, nandito na tayo sa loob. Ang ganda ng set. Parang pang world class talaga. Solid ang pagkaka-host ng Pilipinas. Nandito na rin yung first game, ang Angola versus Italy. Mayroon pang hot na DJ with matching hulikam sa mga audience, mga pamilya, mga grupo, mga magkasintahan nandito sa event na to. Unti-unti na rin nagdadatingan ang mga tao, mga Pilipinong tuwan-tuwa at nag-i-enjoy sa kapaligiran. Iisang isinisigaw, Pilipinas. Umaalog si DJ Cam, este ang arena sa lakas ng sounds. Mga Pilipinong ramdamang solidong suporta, manalo man o matalo, siguradong hindi ka lugi sa karanasang to, lalo na kung isa kang Pilipino. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I
got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Halos mapuno na ang arena noong fourth quarter, Angola versus Italy. At ang mga Pinoy ay hindi na napapagod. Hiyawa naman ang lahat ng pinakita sa big screen ng Gilas Players. Para sa gabing iyon, sila ang mga bayani natin.
Patapos na ang first game at nakuha ng Italy ang unang panalo kontra Angola. Ramdam na rin ang excitement sa arena. Pinasaya naman ang ilang sikat na mga awit ang gabi na yun. Ang Ben and Ben. Dadon. At si Sara Jeronimo. Finally, ito na ang laban. Ito na ang oras upang malaman kung handa na tayo talaga sa FIBA World Cup. Unang pumasok ang kalabang kupunan na Dominican Republic. At ito na nga, ang pinakihihintay ng lahat. Papasok na ang players ng Pilipinas. Sigawan ng mga tao. Ramdam ko ang adrenaline at excitement. Ang dagundong sa loob ng arena at ingay ng mga Pilipinong sumusuporta. Hindi naman nagpatinag ang mga fans ng Dominican Republic na nagpunta upang suportahan ang kanilang kupunan. Siyempre, ang power wave ng mga Pilipino. Kasabay ang pagtawag sa mga Gilas players.
ang pag-awit at pagbibigay galang sa kanya-kanyang watawat, hindi mawawala sa katangian Pilipino.
iba't ibang celebrity din ang nagpunta. Nariyan sila Catriona Gray, Sam Milby, Maha, Gerald Anderson. Masyadong mainit ang laban, kaya kailangan ng sweet moments. Mga nakakakilig na tagpo ng mga kababayan, na mga magkasintahan. Tila nagkakahiyaang pa sa umpisa, pero iisa din sigawan ng mga tao. Itong isa tila hindi na nagpatumpik-tumpik sa pag-score sa jowa niya. Bigo naman makakuha ang crowd sa isang to. Paano hindi naman natin alam kung magjowa nga sila o mag-ama? Ayaw nga eh, bakit nyo ba pinipilit?
Gene Montano. Victor Lees. At tuluyan ang nabit ng Pilipinas ang record. Tayo na ang may hawak sa pinakamaraming dumalo sa isang FIBA event. Andres Feliz.
Ilan sa mga kababayan natin ang tila disappointed at nauna na para lumabas. Dikit ang laban. Nauwi lang sa foul trouble si Jordan Clarkson at lubos na nagpahirap si Karl Anthony Towns, isang NBA caliber. Pero umaasa pa ang mga Pinoy. Baka sakali makahabol pa. Pero tila hirap na rin tayo sa play, sa endgame. Sinabayan pa ang pagkawala ng inaasahang si Jordan Clarkson at tila kawala ng tawag ng ref para sana makabangon.
stop lang, stop lang. One stop lang. Nadismaya din ako pero satisfied ako sa pinakita ng koponan ng Pilipinas. Lumaban at dumikit tayo. Pero parati nating sinasabi, kinapos lang. Hanggang kailan kaya tayo mag-aantay ng mga panalo sa FIBA World Cup? At masundan ang pangyayari noong 1954, kung saan isa sa mga naghari ang Pilipinas. So ayun, pauwi na tayo. Solid na experience at masaya naman kahit hindi natin nakuha yung panalo. Para sa akin ay ipakita natin sa mundo ang kakayahan natin hindi lang sa sports na basketball.